Hello, good day. This is Sir Buddy. So, nung nakaraan pinag-usapan natin, 8 warning signs of depression or ano ba yung maaaring mga dahilan or mga bagay na maaaring maging dahilan para makaranas yung isang tao ng depression. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga possible solutions? Actually, yung warning signs na binanggit ko, ilan lang yun dun sa mga warning signs or yung mga symptoms ng depression, pero marami pang mga symptoms or warning signs ng depression, hindi lang limited doon sa mga nabanggit ko. Yung mga nabanggit ko ay mga common na mga warning signs na maaaring maranasan ng isang tao. So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga possible solutions or ano ba yung pwedeng gawin ng isang tao na maaaring nakakaranas ng depression. Possible solutions na maaring makatulong sa'yo if ever na ikaw yung tao na to na nakakaranas ng depression. So, number one is find meaning. Ito yung pinakauna na dapat nating ma-realize. Yung question like, who am I? What am I doing? What is my purpose? Bakit ako nandito? What is the purpose of my existence? Napakahalaga pala ng buhay. Napakahalaga pala nung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. May dahilan pala kung bakit ako nandito ngayon. When we set our goals, lagi natin tatandaan, we set our goals for something that we have in control. Something that is manageable. Something that is realistic for you, not for others. Kasi minsan, realistic ito sa iba. Kayang gawin ito ng iba. Pero, in your situation, medyo malabo. Something that is measurable. Yun. Kasi minsan, we set our goals. We find out na wala pala tayong control dun sa mga goals natin. Wala pala tayong kakayahan dun sa mga goals natin. That's when depression comes. Pangatlo, focus on pleasant event. Huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin na yung nasa mood tayo bago natin gawin yung isang bagay. Pwede tayong mag-start sa maliit na bagay lang. Pwede tayong mag-start dun sa mga simpleng bagay lang na maaring nakakapagpasaya sa atin, maaring nakakatulong sa atin. And pang-apat, mindfulness. Yun. So, i-practice natin yung mindfulness without judging ourselves. So, no self-judgment. Kasi pag hinusgahan mo yung sarili mo agad, umpisa pa lang na pinapractice mo ito, na ginagawa mo ito, na sasabihin mo sa sarili mo na hindi ko kaya, wala akong kakayahan, hindi mo talaga mo overcome yung depression na yan. Hindi ka talaga makakabangon dun sa mga pinagdadaanan. So, lagi mong tatandaan na focus on yourself. Focus on something that you can do. Panlima is yung relationship. Napakahalaga nito. Maraming mga tao na pag nakakaranas ng depression or ng lungkot sa buhay nila, they often isolate themselves. Pero if ever na makaranas ka nito, yung nakakaranas ng mga gandang bagay, magandang gawin. Try to communicate with people who can lift you up. Yung maiitaas ka, maiitaas yung mood mo, handang tulungan ka. So, I'm sure meron kang kakilala na mga tao na maaaring makatulong sa inyo. Pang-anim ay yung exercise. Alam ko mahirap bumangon, mahirap gawin, mahirap mag-workout, pero why not try to have a short walk habang pinag-iisipan mo? I know you are looking for a solution. I know you are looking for something na maaring makatulong sa iyo. And this is one thing na pwedeng matulungan ka. And pampito,
ay yung regular sleep. Di ba nabanggit ko nung nakaraan na pag loaded yung utak mo nung mga problema, maaring cause niyan ay yung hindi ka na rin makatulog. Pero pwede tayong maglagay ng schedule ng tulog natin. Although hindi tayo naanto kasi marami pa tayong iniisip na problema, huwag na huwag mong gagawin na mag-isip ng solusyon when you are in the middle of the night. Kasi yung utak natin is half sleep na siya. Kumbaga, nandun na siya sa pag-process ng pagpapahinga. So, most likely, yung solusyon na maiisip mo is hindi rin talaga maganda. And lastly na pinakamahalaga, if you think na mahirap sa'yo lahat yung mga bagay na nabanggit ko na possible solution na maaaring makatulong sa'yo, please try to consider therapy. Kung ang katawan natin ay kailangan ng physical check-up, kailangan din ng ating utak yung check-up. So, yun lang siguro yung mga possible solution. And if ever meron kayong kakilala, try to help them. Hindi natin alam yung pinagdadaanan nila. Doon sa mga tao na nakakaranas ng mga ganitong bagay, tatagan natin yung loob natin. Tatagan mo yung loob mo. And alam ko na hindi madali. Ulitin ko, hindi madali yung pinagdadaanan mo. Pero merong mga bagay na maaaring makatulong sa'yo. Merong mga tao na maaaring makatulong sa'yo. And always believe in God. And always believe that He has the control for everything. And yun lang siguro, and God bless sa'yo, God bless sa ating lahat.